Ang buwan ng Agosto ay mahalaga sa pagkakakilanla ng Pilipino. Una, ang Agosto ay buwan ng wikang Pilipino. Mangyaring ang wika ay isa sa mga pangunahing simbolo ng isang sambayanan. Samantala, ang huling Lunes ng buwan na ito ay tinakda para gunitain ang mga bayani ng ating bansa. Subalit, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang bayani? Ang itinuturing na bayani ay mandirigma at pinuno, mahusay na lider at magiting sa pagtatanggol sa kanyang nasasakupan. Isa pa, ang bayani ay hindi lamang tumutukoy sa matapang na pinuno, bagkos ang mga nagmamahal at handang mag-alay ng dugo at pawis para sa bayan. Ngunit sino nga ba ang mga tinuturing na bayani ng Pilipinas? Sila ay sina Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Diputan Kudarat, Juan Luna, Melchor Aquino at Gabriela Silang. Sila ang mga kilalang pambansang bayani sa Pilipinas. Ngunit hindi lingid sa ating kaalaman na may mga hindi kilalang Pilipino na dapat ang kilikin bilang isang pambansang bayani. Isa na dito ay si Gliceria Mariela Villasencio o Aling Eryang. Siya ay ipinanganak noong Mayo 13, taong 1852 sa Taal, Batangas. Sa murang edad ay napunta sa kanya ang responsibilidad na bantayan at tingnan ang kapakanan at pag-aari ng kanyang pamilya. Siya at ang kanyang asawa na si Eulalio Villasencio ay kilala bilang taga-suporta ng revolusyon. Lihim nilang tinulungan ang mga revolusyonaryong Pilipino sa pangangailangan pampinansya at binigyan sila ng iba't ibang mga materyales na kailangan nila upang maisakatuparan ang kanilang mga plano. Ang kanilang tahanan ay nagsilbing lihim na lugar ng pagpupulong ng mga revolusyonaryo. Binigyan din nila si Dr. Jose Rizal ng malaking halaga ng pera para ay maisakatuparan ang paglathala at pamamahagi ng kanyang mga akda para sa pagbibigay ng mga impormasyon at magbigay ng inspirasyon na kailangan ng mga Pilipino. Ngunit sila ay nahuli ng mga Espanyol. Ang kanyang asawa ay dinala sa Maynila at ikinulong. Sa kabila nito, si Gliceria ay hindi tumigil sa pagtulong at pagsuporta sa revolusyon. Isang malaking sakripisyo at kontribusyon na ginawa niya ay ang hindi pagsiwalat sa mga sekreto at impormasyon tungkol sa revolusyon kapalit ng kalayaan ng kanyang asawa. Isa pa sa kanyang pinakamalaking kontribusyon sa revolusyon ay ang ibinigay niya ang barko na tinatawag na Bulusa na nagsilbing unang barkong pandigma ng mga revolusyonaryo. Kahit nang matapos na ang pamahalaang Espanyol sa pagsakop sa Pilipinas, si Gliceria Mariela Villasencio o Aling Eryang ay nagpatuloy sa pagtulong at pagsuporta sa mga revolusyonaryo laban sa bagong kolonisador ng mga Amerikano. Dahil sa kanyang kabayanihan, siya ay tinaguri ang Madrina General de las Fuerzas Revolucionarios o Meteor General of the Revolutionary Forces sa parehong araw na ipinahayag ang Republika ng Pilipinas noong Hunyo 12, taong 1898 bilang pagkilala sa mahalagang serbisyo at mabisang tulong pampinansya sa revolusyonaryong hukbo. Gliceria's patriotism is best appreciated. Knowing she had everything to lose in supporting and joining the revolutionaries, she still embarked on her patriotic task with great enthusiasm, courage, and fortitude. Siya si Gliceria Mariela Villasencio, isang Pilipinong bayaning dapat ipagmalaki at makilala.